gagawin ko ng iPhone ko ano sa mamaya. Alamigin mo na ang temperature ng iPhone.
sa sula sa mga Kristiyano ng Korinto, isinasali sa isang bago ang pagtataga sa Eucharistia at ng ministero ng pagpapala sa paraang matutuhan niya kay Jesus mismo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, nung gabi siya ay pagkanulo, ay lumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayun naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tumingin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tumitapain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa ating pagkarito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitali po ang lahat at itigay tayo sa ating pagkakita. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus dumating na ang kahapon na kanyang kaabisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga nagsusunod na nasa sanlibutan. Ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nagkahapunan si Jesus at ang mga alagad na isinig na nagyako sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkahalo kay Jesus. Anak ni Jesus, ibigay sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam niya,
siya ay lumang sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y nalahunan, tumindig si Jesus, nagkumbar ng kanyang panglabas na kasuotan, nagbingkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagduro siya ng uli sa kalanglanan at simulan hugasan ang paa ng mga atagad. At hugasan ang tuwalya na nagbingkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, iyan at kayo pa ang magugugas ng aking paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit, mauunawaan mo rin at tapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo paugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita buugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mapako, kundi pati ang aking kamay at tulo. At Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang nagigulman, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi ang lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakatulog sa kanya. Kaya sinabi niya, malinis na sila, ngunit hindi ang lahat. Nang maugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit, nagdamit sa hapag. Nauunawaan na ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo, tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo ang guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako na. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat hindi kayo maghugasan ng paa. Bibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating naging kawalan. Imukuli ka namin ang Panginoon Jesus Kristo. Magandang gabi po, tumahimik tayo sa madali. Buksan ang isip at puso upang kasihan tayo ng Espiritu ng Diyos, maliwanagan, makaunawa, at upang anumang maunawaan natin sa lahat na salita ng Diyos, lalo-lalo na sa pagtuturo ng Panginoon sa atin, na isa buhay natin, mapangatawanan, hindi na kami sisimba, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Suriin mo muna ang iyong sarili. Sino ang ituturing mo na lingkod sa iyo na buong magpapaumbaba at walang humintay na kabalagan? Sino ang tao na mas mataas sa iyo o mas makapangyarihan sa iyo o mas may sinabi kaysa sa iyo pero naglingkod sa iyo ng walang humihintay na katapit? At masasabi mo ang pinakamaruming bahagi ng iyong katawan ang kanyang tinugasan. At alamin natin ang mga tao na mukunan ng nakasakit sa atin. Marahil una sa lahat ang ating mga nanay, ang ating mga tatay na nagugas ng ating buhay nung tayo ay nasa lupa. Pasalamatan natin ang mga naligtod sa atin ng tapat, hindi inalintana ang karunihan, mapaglingkuran namin tayo. At sa pagpapasalamatan
pasalamat namin sa kanila, pasalamatan namin ng Diyos. Ibinigay sila sa amin, instrumento ng kanyang pagmamahal, sa pagkat ang hindi namin naranasan, hindi natin pwede ibigay sa iba. Maging ako ipakitapansin sa akin, what you do not have, you do not give. Pero ang masaklap, the issue is that you do not have. But when we do not recognize what we have, we cannot give. Katulad ng pagbugas ng food. Pwede ka bang lumaki ng barang at bugas ng food mo? Lalo ka ng sagutan. Meron ba baby na nagbugas na sa kanina ng food? And most often na na, sino yun? Nanay natin, tatay natin, kasi ate, kuya. Kaya, bakit tayo kaya natin kapag yung nanay mo, tatay mo tayo, hindi na makakibos? Binudlog mo ba siya sa diaper at hindi mo siya inutasan ng food? Nakalimutan mo ba na kung ikaw ay baby, siya ang nagbubugas ng iyong food? At yun ang masasabi natin tunay na paglilingkod. Kaya makikita natin ang ating Panginoon, wala siyang hinihingi na hindi natin na ibibigay. Kasi bago tayo hinihingi sa atin, ibibigay na sa atin. Ang paghugas ng paa ang itutuloy natin pinakamaruming gawain. Sa katunayan, kahit sa pagkakaroon ng katunod at ngayon, masisiguro ko sa inyo, mas malinis ang katunod kaysa sa inyo. Lalo na po ito ay nakayapak. Tandaan natin yung isip na nakasapatos mo. Sila ay nakasandalis lamang. Kaya kung sila ay natamal sa daan, iyak na marumi ang kanilang paa. At ang tao naman ang nagugas ng paan ng paa. Number one, kalitin sa kanyang amo. Katulayan sa mga hudyo, kapag ang kalitin ay hudyo, hindi na pinugasan ng paa ng kanyang kapwa. Yung alipin lamang panyaga ang pwede mong utusan ng hugas ng paa ng isang kudyo. Tapos, itatawang naghugas ng paa ng may paa yung mga asawang babae sa kanilang asawa na dati lalo na sa gabi ng asawa. Paalaala na yun ang kanyang dedikasyon, hugasan niya ang paa ng kanyang asawa na dati bago ito sumampa sa kanilang tama at ipo-consumate nila ang kanilang marriage. Sa bagay, may praktikal na bahagi ito. Kasi yung babae din naman ang magtatatang ng bumo o kaya ang kasay niya yung paa bago umakyat mo sa tama. Although that's not the reason. It's a sign of intimacy and dedication. Thirdly, ang pwede magpulas ng paa ng may paa ay yun. Alam niya, estudyante at inugasan niya ang paan ng kanyang turo. Kasi tumatanaw siya ng tutang na tuon sa kanyang turo na nagtuturo sa kanya at nagahapin ng kaliwanagan. Kaya pagtitignan natin na magugas si Jesus ng paan ng kanyang mga taga, ito yung tatuloy na kita niya. Siya ng Diyos, hindi niya alintanan, inugasan niya ang paan ng mga tao. Siya na lalaki, nagbisto ng babae, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga lalaki at agad. At ikatlo, siya na guru, siya na nagtuturo, siya na maghugas ng paa ng kanyang mga estudyante. Kaya nga, yung kwento ng paghugas ng paa, matatagpuan lang namin sa ibang kwento ni San Juan. At ito ang ipinalit niya sa tinatawag na institution narrative. Ako po yung institution narrative, yung pangalit ng ibang pinto na nagsasabi sa sabi ni Jesus, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, gagawin niyo ito ng panghabang buhay. Ito ang paraan na ako ay isa sa inyo sa pinaluan ng ito. At ano ang tinutukoy mo ang pagdiriwang ng Eucharisty. Kaya makikita natin dalawang sakramento ang pinapasalamatan ng Panginoon. Number one, Eucharistia. Ikatawa, banal na ordin. Kasi yung banal na ordin, siya ang napakita.
katapusan ay ipagpapatuloy niya. Ibig sabihin, hanggang kailangan mag-misa, kailangan may pare. Kaya nga, minsan sinasabi nila, pag bilang pare, huwag kang matatakot na walang ka ng posisyon sa parokya kasi hanggang pare ka, walang ipapakagawa ng tinggawain. Kasi yun yung tutuloy mo. Yun ito ay maging tagadesign, administrator, yes, kaya yan. Pero hindi mo dapat itatakot yan. Kasi walang pwede kumalit sa iyo sa pagdiriwang ng sa ipamisa. Kaya nga si Santo Tomas, yun din yung sabi niya, mas pwede raw yung mga paray ng mga pari kaysa sa mga angin. Kasi yung mga angin, hindi sila pwede mag-consecrate. Kaming ang pari lamang o yung pari na naging bispo ang pwede mag-consecrate. Pero sa ibang community, sa Juan, walang ganang kwento ang ipinalit niya ay ang pagpupugas ng ibig sabihin, follow the leader, follow my example. Kaya pagtitingnan natin, ano ba ang pagdiriwang yung ikalawang, sabi ko nga, nalalasakramento ang pinagdiriwang natin, number one, Eucharistia, ikalawang matatawag din, pero yung matatawag din, para natin kayo Eucharistia, at yung Eucharistia, para sa lahat ng tao. Kaya nga, Eucharistia tayo, hindi ang pari lamang na nag-aaral. Yan ang binago sa pag-unawa ng Second Vatican Council. Dapat muna sa council na yung nilitaw, hindi natin hindi ganun natin. Ibig sabihin, bukang sa haba ng panahon. For 1965 years, nalimutan na ang pagdiriwang ng Eucharistia ay hindi ang pari. Ang pagdiriwang ng Eucharistia ay lahat ng tao. At yun po yung tinatawag na the common priesthood of the faithful. Na ibig sabihin na tayo ay mapinyagan, tayong lahat ay naging pari. Yun po yung common priesthood. Pero yung mga pari katulad natin ay binyagan, pero ang nabato na mas matindi para ipagpatuloy to perfect way the Eucharist. Kaya nga ang pari ay hindi nag-iisa. Ang pari na kinalimutan ang bawat nag-iisa, hindi na pari yun. Kasi that's the essence of priesthood. Hindi nga yung administration, hindi nga yung social service, but rather to celebrate the Eucharist. But looking into the gospel, how can a priest who celebrates Mass cannot be a good administrator and a good social worker? So, namin kung pinapaalala yan. Fundamental to the priesthood is the celebration of the Eucharist. And everything else follows from that. At yun yung pagkakaroon na yun namin, ating pagkakaroon. Na si Jesus, ang pinakamataas na pari, na ibinahagi ang kanyang pagkapari sa lahat sa atin, hindi lang sa mga pari na nagbinahan, na tayo ay magbibigod ng buong pagpapakumbaba at pagpapasintabi. Kaya nga yung gospel is very graphic. Siya ay nakabihis, pero pinapitinutan muna niya yung daming panglabas. Of course, hindi siya natutunan na ito. Yung daming panglabas, bakit? Kasi yung panglabas is a sign of dignity. Yun yung ibig sabihin ng daming na panglabas, yung mga gorgoroy na nakasakit sa iyo. It's also a sign of dignity, but it's not the dignity. Kasi ang dignity ng tao, hindi na nasa dami, nasa puso niya. Kaya nga, asakot na Amerikana na kaparoon ka, pero nung nanakaw at sinunagin ka naman, hindi ka dapat magsuot niya kasi wala kang karangalan. Kasi ang karangalan ay hindi na sa panglabas. At that is also symbolic. Si Jesus na Diyos, pinumadyaan niya yung pagka-Diyos at siya ay naging tao. Kinubad niya yung kanyang pagka-Diyos para lang maging tao. Tapos ngayon, ano ang paraan niya para hindi siya makilimutan? Sabi niya, ito ang ating sumpahan. Hindi mo ko makilimutan, hindi kita makilimutan sa tayo ay nag-iisa. Kaya kapag tinignan mo, ang
paano siya natutong Diyos sa tamang tinapay at alam. O kaya nga yun yung mabigat na ako, minsan tayo yung consecrated host, pero dahil naalaman lang siya na mga tao. Bakit? Ignorance. A lot of times, ignorance, hindi na ipatuloy. Ilang kaya sa nagsiserve dito ang pagtumaan sa simbahan at ang nangyayin ay Catholic Church ay nangyayin na sa iyo ng Diyos. Hindi yung parang tumaan ka lang sa tindaki at ibigan. Ilang kaya sa mga nagsiserve dito, sinasabi ko nagsiserve kasi ang expectation, tumaan ka ng formation na iintindihan niya. Pero minsan na-expose na ang blessing sa kami, nag-detestan, nag-wintuntunan. Very clear na ignorante or walang pakialam. Hindi iintindihan niya. And that's the purpose of what we are celebrating today. And we are celebrating it not for one day, we are celebrating it for 3 days. Ang tatlong araw ng Pasko. Verde Santo, Verde Santo, Sabado, Victoria. At yung unay namin yung sa unang pagbasa. Yung unang pagbasa, ang unang Pasko ng mga Hudyo. Ibig sabihin sa dumanduan, every year, nagsiselebrate sila ng Pasko, pero isang kaisipin lang, isang gabi lang. Pero tayo, sa tuwing nagmimisa tayo, pinagdiriwang natin ang Pasko. Pero ano ang ibig sabihin ng Pasko sa Old Testament? Kailangan. Dahil silang makikip, pinalaya sila ng Panginoon. Kaya nga, under last line, teaching. Sabi sa kanila, ipagdiriwang ito, nakabilis na kayo, nakasanggala sa ang Pasko. Ibig sabihin, pagkakain nyo, lalagyan na kayo. Naalala ko doon sa resto, sa UST, ang mga kantin doon na lang doon namin. Ang kantin namin kami mataas yung mesa, nakatayo na kasi dapat natin kumakain doon. Kung doon, hindi ka pwede tumampay doon sa kantin. O so parang ganun din yung pagdiriwang ng Pasko, sila ay on the road, on the road. Yun ang ibig sabihin ng Exodus, naglalakbay. Ibig sabihin mula sa pag-alitin, patungo sa kalayanan. Pero para sa atin, mula sa pag-alitin ng pagkakasalan, tungo sa kalayanan at karamatan ng tunay na anak ng Diyos. At sino ang tunay na anak ng Diyos? Tumitingin natin para sa katotohanan, sa katarungan, kaginhawaan ng lahat. Kaya nga, sa Sabado ng gabi, yun yung tatlong sasaluhan natin. Sa Diyos lamang tayo sasama, hindi natin siya ipagpapatid sa pera. Kaya malaking hamon yan doon sa ginawang negosyo ang fake news. Hindi nila pwede sa hindi namin nila ng hamak buhay kasi yun ay hamak kamay. Ang ikaw ay nag-fake news. At bilang Kristiyano, bilang Katoliko, pinapangako mo, lagi ka para sa katotohanan at lalabanan mo ang kasinungalingan kahit paasawa mo. Kasi yun ang pangako natin kay Kristo. Kay Kristo lamang tayo sasamba o sa Diyos tayo sasamba, hindi natin siya ipagpapatid sa pera, hindi natin siya ipagpapatid sa posisyon, hindi natin siya ipagpapatid sa kapangyarihan. Pero yun ang malaking na pagtataka. Ang politika dito sa Pilipinas, dami nang kayari pagkatapos na ganito, Easter Liturgy. Pero matatapos na lamang mag-celebrate ng Easter Liturgy, puro nakalimutan na si Kristo, mga Judas at mga Pedro, sarili ang Inglisi. Ikatlong pangako natin, Jesus, magiging saksi tayo ng kaputihan sa gawa at sa kita. Hindi sabi mo hindi lang yung pagkasisipa tayo. Pag tayo ay naglalabang buhay, pag tayo ay nasa eskwela, kapag tayo ay nasa palengke. Kaya nga, ito ang paalala sa atin. Ang ating pagiging saksi, hindi lang sa salita, dapat nakikita sa buhay. Totoo, hindi tayo perfect.
Hindi pinilit na nato sa ating profession, but definitely ang pinilit na yan if we are trying to improve. Kahit sino mamunang, tabi mo, yung magulang natutunan na mahal, hindi na pinilit na nating profession ang anak niya. Pero ang concern niya ay, ang anak niya ay better than yesterday. Otherwise, walang nangyayari. Na kaya nga, yun ang aming kinatutok ng magulang, pag nakita niya yung anak niya, walang pinapuntaan, walang improvement, masakit sa loob niya yan. Kaya may mga pero magulang kahit matanggalin yung anak, mag-i-mask siya. Kasi kung search siya, doon sa kanyang anak, na mapabukin at mag-improve. Kaya sa araw na ito, hindi lang mga pare ang ating pinagpapasalaman. Hindi tatakbo ang parod niya ng parin mo. Mahalaga po tayo na pero ang nasaklap, pag medyo hindi tayo kasunod, walk out tayo. Bumibitin tayo sa ating mga tungkulin. Meron na bang nanay at tatay na tingnan na kapag nakikas ang puro ng anak niya, walk out na siya. Kaya makikita mo, mahalaga ang pagiging tatay at nanay. Kung ang nanay at tatay mo, nabago sa pagtutuloy sa iyo, hindi siya mabuting nanay at tatay. Kasi ang mabuting nanay at tatay ang dalawang kaamatay sa Diyos para sa kanyang mga anak. Kahit minsan, tinutupa na ang kanyang pala, patuloy pa rin ang pakakatingin ng kanyang mga anak. Katulad ng isang mami na nagpapapede, nagpapapeske, pag kinagat ng isang bebe niya, iahapas na niya ang puno ng anak niya. Siyempre hindi. Pwede mo pa rin ang sumilaw siya, pero pagkatapos mo, ililipat niya sa kapisang pipi. Anak, may sugat na yung hangan, lumipat na rin mo sa kaduba. At yan ang sumilin natin. Simula sa inyong kahangan, naglilintod ka ba talaga sa mga pinagkatiwala sa iyo? Kasi ang klase ng pagtilintod mo sa bahay, yun din ang klase ng pagtilintod mo sa simbahan. At ang masaklap, kung yung klase ng pagtilintod mo sa simbahan ay inaayos, pag napunta ka sa politika, mas kurat ka pa sa dulo ng mga kurat. Yan ang masamang pamitaan lagi. Dati nagtilintod sa simbahan, maayos sa Diyos. Pero nung mapunta sa politika, mas magnanakaw at sinumagin ka. At yan ay magandang sa atin. Dapat yung natututunan natin sa simbahan, ginagawa natin sa ating lingkungan. Totoo, hindi dapat na tayo maging politician. Pero kung tayo maging tinawag ng pangunong maging politician, huwag tayong tutunan sa mga politician na magnanakaw, sinumagin at mamamagin. Kaya hindi rin natin pwede sisihin ang budyan mo kapag nagihirap tayo. Kasi hindi na nga sila ang bumubuto sa sarili mo eh. Tayo, puso, tanggihin mo ang sarili mo ang mga kategorya ng mga tao hindi mo posisyon mo. Depende yun sa klase ng takbo ng pagkatao. Kung mahigit ko tayo ngayon, magsuri tayo ng ating mga sarili. Halimbawa, sa mga marang araw na ito, mahulawaan natin upang mag-improve na naman tayo kahit katipin. Opo, nakanta po ako.
Opo, namamahal ako. Pangabatay, nakarap na i-rek ng class. Diyan yung isa ba, kung hirap yung sumag dito. Panginoon, sa araw na ito, muli po ako namamahal sa iyo. Magiging patatwagi sa aking mga pagpuling bilang kuraparoko na parokyan ito sa dalagay ng pangkakaroon ng ating pagkakataga. Patawarin mo nawa ako sa aking mga pagpulang sa iyo at sa iyong sinibahan, sa iyong sabayanan. Gabayan mo nawa ako at ugayan sa aking mga gawani upang makabaran mapangalisan ka sa lahat na sandaman. Kailin ko ito sa ngalan ng Kristo aming Panginoon. Habang nagugrasan ko po ang aking mga halaga, pwede po tayo tumawid, maupo at tanggungin. Sabihin, lahat tayo ay nagsiserve sa ating parokya. Ako si Toro Lalo, pinangako ng Lord sa pagpuso ng Lord bilang pinisigil ng bilang pagkakalos. Sa pagpapakawin ko, mamalong mga pagunan si aking om na parang nakikipulin ng pungkusay at katakaran. Daluhan ang mga pagkulong at pamahawain ng aking pinagbibigyan. Tumulong sa bawat na aking pagkulong para magkakasin at hindi sa lahat ng katakilan ng Diyos at pag-iusap.